Teacher ako, how is it feel na kita sa pelikula kung saan anti-bullying yung team? Yung mga bata na binubully, kasi diba, parang gano'n yung team ng pelikula nyo. Anong feeling mo na bida ka sa ganitong pelikula? So, nakaka... Ano po, nakaka... Proud. Nakaka-proud po. Sa makapasok ko dito sa industriya po ito. So, mga nabubuli po, o nabubuli. Ano yung pinakamahirap na eksena ang ginawa mo para sa movie mo? So, tingin ko po pinakamahirap is... Wala po. Madali lang. Thank you. I'd like to ask BJ, what made you accept this project? Napakabuti pang tao ni Derek Lawrence para ako nagkabitan ang ginang po si project. And magaan po yung loob ko eh. Magaan po yung loob ko nung inalok sa akin yung project. I don't care. Hindi naman sa I don't care. Kumbaga hindi ko na nalang mismo kung ano talaga yung role, mga lalo. Dahil kinala ko po si Derek Lawrence. Alam po ko paano siya gumawa or magtrabaho. Dahil nakatrabaho na po siya sa mga theater day. So, nung in-offer po sa akin, hindi naman ako ng dalawang isip na kumbaga magbigay po nung sarili ko dito po sa The Special Gift. And I believe na maraming matatouch na puso eh. Maraming matatouch na puso, maraming may inspire na tao itong today ko lang ito. So, it's a privilege for me na maging part of this. Thank you. Thank you po. Thank you, Josie. By the way, yung host po natin kanina ay part of that cast. Miss Ella, pwede ka namin matanong sa mga question na ano ba ang role mo dito? Very kasi talented. Pwede ka sa hosting, pwede ka rin sa acting. Ano ang role mo dito and can you describe yourself more? Ayan. Good afternoon po ulit sa inyong lahat. Gusto mo talaga So ako po si Marga dito, teacher po ni Liam. Sa film po na ito, kami po dalawa ni teacher Nico ang nagsusupport kay Liam sa passion niya when it comes to arts, music. And going back to the question kanina, I started po kasi sa theater. So maliit pa lang po ako teatro. And then yung first mahaba akong epic series, sa GMA, kasama ko po si Direk Lanchon. Hindi pa lang po si Direk Lanchon noon. Ay, samaya. And then, tuloy-tuloy. Pero intermittent po kasi ang career ko dito. Nag-upload po ako, gumagalik. Pag nandito po ako, nag-full-time po ako na ganito. Pero on the side then, meron ako business. And yun, bumabalik kasi yung passion ko rin sa acting. Hindi pa mawala sa sistema. So that's how I started. Thank you for asking. Yeah, kailangan natin si Ella. Thank you, Ella. We have a question from Cesar Badingal of Net25. Okay, Choco. Choco, ano yung best learning mo dito sa pelikula na sa tingin mo mai-apply mo o maaari mo i-apply sa sarili mo? Yung natutunan mo dun sa character mo? Ano learning ko mo dito sa movie nito? Tapos, Pursue your dreams. Always follow your heart. Don't listen to others. Mga nangihina pa baba. Wag na po lang sila pansinin. Just follow your heart. Just focus and always pray to God. Thank you. Hey, Sir RC, Roy, Sir Roy. Nabanggit niyo po kanina that it's intended for mga schools and screenings iikot niyo po sa buong Pilipinas. Aside from that, Sir, do you have anything na gusto niyo pong gawin sa pelikula? Like,
nationwide release, streaming release, ano po po ang inyong gagawin sa Pilipino? Actually, naka-plano sa amin yon na after showing it to the schools, sa mga cinemas at sa mga streaming namin talatapas. Well, hindi ko lang alam kung papasa ito sa Netflix kasi parang hindi mga criteria sila na hinahanap doon. Pero napaganda naman ang production yon. So I think baka bumili din siya. So yun, bala namin after palabas ng mga schools, palalabas din namin yan sa cinemas. Ganitong team po ba yung gusto nyo pong i-cater ng inyong pong production company? Actually, yung mga ganitong advocacy films? Yeah, parang ganyan yung genre na gusto kong gawin, yung mga family-oriented, pag-school, tsaka yun, yung mga more bands talaga ng mga... Pero open naman ako din sa iba, basta maganda yung istorya or yung script na ikipit sa amin. So, for the meantime, yun talaga yung mga kaya na gusto ko. Yung family ko ngayon. Okay, Tarek po. Tarek, ako din di ba in-spotlight ito pong mga artists na alam naman natin na hindi po sila bago sa industriya, but they're existing. Kaya hindi sila nagbibigyan ng chance na maging papunta sa limelight o sa lead roles. How directing them and kumusta po ang working relationship? Yeah, that's why kinuha ko sila kasi nga, siyempre, napapanood ko sila madalas sa yung iba ha, na hindi lahat. Sa teleserye na may mga one-liner, two-liner, three-liner. Saan ko sayang yung talent nila? Although matagal ko na silang nakatrabaho, and yung iba dito ay kinuha ko from my theater group. So, na-train ko sila dito. Actually, yung mga ibang lead roles dito is my workshoppers, yung mga students. Na talagang sayang, kailangan ma-hones yung kanilang skills eh. Pero sa kanila, kaya hindi ako ng problema sa kanila kasi alam ko yung capacity nila to act. That is why walang audition na naganap dito. Handpick lahat sila. Ito bagay dito, ito bagay doon. And of course, mga dati na natin kaibigan, like si Mike Lawrence, si Mickey, alam ko na eh, alam ko na kung saan sila lalagay. Especially si BJ, kahit na special participation yung binigay ko sa kanya, kasi alam ko yung character na yun, siya yun eh. Yun lang. Okay po, kay Tolitz. Yes po. Tolitz, alam din naman namin na magaling ka rin yung musicality mo, ba't hindi ka magbalik sa music? Actually, I'm pursuing my music ngayon po. I'm currently a songwriter and a rapper po. Kaka-release ko lang yung music video ko last. So, stay niyo po sa YouTube and sa Spotify. Yun po, I'm trying to pursue my music career din po. Although, hindi pa ako nabibigyan ng pagkakataon to really show it to a lot of people. Pero, I'm creating songs po. Actually, kung release tayo ko yung YouTube ko and yung Spotify ko, nakapag-release po ako ng, tatlong mixtape na po. So, yung isa is 9 songs, yung second ko is 6 songs, tapos yung huli ko is 8 songs. So, sana po mapakinggan niyo po yan. Yung mga songs mo, hip-hop pa rin? Hip-hop po, yes po, hip-hop. Yung iba, yung first mixtape ko, it's a dark storytelling of my life, mga downfall sa buhay. So, it's medyo dark. Yung pangalawa naman, it's support na, para medyo kinolab ko yung mga local artists na hindi narinig. For to show na it's not a ball of fame, para makapasok na. At yung huli kong music na yan, yun na yung pangmasa na siya. Yung BJ Forbes is mix. Pag sinasya po sa Spotify, yun po yung universe na ako. Yes. Sir, maraming salamat po eh. Congratulations sa pelikula. Maraming salamat po. Thank you, Cesar. We have a question from Joe Bali. And then after Joe is Ronald. Okay, prepare, Charin. Joe, si Joe Bali of Daily Tribune. Kay Mr. RC, kasi you mentioned kanina yung passion. Ano yung passion na pinapertain nyo? Yung passion for filmmaking or passion dun sa mga theme na mga movies? Saan galing yung passion? Actually, sa filmmaking. Way back nung patalaga, dream ko na rin magkaroon ng sariling film production. But then, hindi pa rin siguro nagkakaroon ng chance nung time na yon kasi naging busy ako sa other business.
Actually, may business ako before. And then, I've been also into a real estate business. And then, nung nagkaroon ako ng chance na in-approach na ako ni Direk, pinalalangin ko na yan. Tapos, parang eventually, nagugustuhan ko na. And then, hanggang sa nagustuhan ko na talaga siya. So, kaya, hindi lang isang film ang iniisip ko ngayon, kung hindi, magkaroon pa sana ng mga susunod. Which is, meron ng mga nakalaya. At saka may mga lumalapit na rin sa akin na gustong gawin yung life story nila. And then, may mga nag-volunteer na rin na mag-chipping or mag-doll out ng some cash to invest sa film production ko. So, praise God. At mukhang yung passion ko ay magtutuloy-tuloy na. Yung follow up lang, yung passions for filmmaking. So, saan galing yung passion mo sa filmmaking? Like, nung bata pa kayo, hindi kayo talaga sa movies or did you take up a course in filmmaking? Wala po akong course or any background sa filmmaking. But, kasi po, alam niyo naman yung mali pa tayo, yung mga mahihili manood ng sili or... Doon po actually, doon pa katuloy nga ng galing siya. Na tapos sa parang minsan kasi yung parang naka-experience ako sa isang artista na nabubuhisi talaga ako sa kanya na ang yabang niya kumisa. Kasi one time nabubuhis kami ng basketball ng artista. Kung mga pang-utos siya sa tao, blind item niya, sir, ha? Sabi niya, tawagin mo nga si Derek, ano ka doon? So, sabi ko, ito parang kalang ito, ano na ito. Kahit naman siguro, tingin na siguro sa akin kasi doon, hindi naman ako nag-uustura. Talagang hindi naman talaga ako ngayon sa gano'n. Talagang kung ano lang yung itsura ko na yun lang ako, yung suot ko talagang hindi naman ako pumuporma. So, although pinakilala na ako ni Derek sa kanya, kung makapag-utos naman siya sa akin, grabe, wagas. Tsaka rin siya maris parang. Kala mo talaga, no, kaya tumatak sa isip ko yun, hindi kita pupunin pag ako na... pag ako nagkaroon ng sarili production ko. Hanggang ngayon, talagang tumatak sa isip ko siya, napakayabang yung tao. Huwag niyo na kong banggitin kung sino yun. Hindi po siya kasali sa pelikula. Yan. Huwag na kayo mga kapatid, baka sumigal ka. Oo. Jo, may another question. Kay Direk na lang. Huwag na, go. Okay, last question for Direk na lang. This is your directorial debut. For full length po. Full length. So, ano yung experience? Like, kasi independent producer to eh. So, do you think magbabago yung experience kung isang established or isang big studio yung first movie mo? Actually, hindi naman kasi ever since 1993 nasa film industry na po ako. Nagsimula ako sa talent, tapos naging talent coordinator, naging art department. So, kumbaga parang yung ikot ng buong ginagawa sa pelikula, by experience ko ang aking, ano ba tawag, yung pagsasanay. Sa buong pelikula na ginagawa for 30 years, for me, parang walang masyadong, hindi ko sinasabing walang masyadong challenge, ano? Kasi iba yung ikaw na yung captain of the ship, di ba? Although may mga iba't ibang genre tayo na pinag-direct, like sa theater, musical, magkaiba yun ang discipline into the film. So, ayun, ginawa ko lang as a passion na dinagdagan natin ang pagmamahal sa trabaho. Yun lang po. So, mas mayroong creative, extra freedom? Yes, pero hindi siya ganun kalaki, ano, kasi dahil kung i-compare natin sa theater, no, iba yung discipline at saka artistic side nun kumpara dito sa film. Although mas challenging tayo dito dahil ibang genre po itong ginagawa na natin. Thank you. Thank you, Joe. We have a question from Ronald. Ronald, what's up? Ayan nga. Hey, Direk. Kasi sabi mo bata kanina,
hindi siya nahirapan sa mga Excel ng pinagawa sa kanya. Kayo po direk, anong Excel yung nahirapan kayo? Or, meron ba? Hindi, nahirapan kayo ipagawa sa... Nahirapan kayong gawin? Parang wala rin kasi lang sila magaling na katrabaho, even the staff, the crew. Pag sinabi mong ganito, alam na nila yung gagawin nila. Kasi kumuha tayo ng ano, kumuha talaga tayo ng skill na nakakasama natin sa industriya. Maaring lecturing tayo ng bago, pero magaling pa rin sila. Like si Arco, si Angelo, si Romina is bago sa film. Pero nag-theater na rin naman po siya. So far, wala talaga as in. Napaka-smooth yung ginawa namin. Siguro yung weather lang at saka yung email ng mga tricycle o plano, whatever. Kung kami nahirapan lang. Yun po. Pero yung role yung bata, Gilang Special Child? Yeah. Meron po bang workshop? Actually, walang workshop. Wala din? Sa script reading, nakita na namin. And then, on the spot sa shooting, alam niya yung gagawin eh. Prepared na siya bago siya dumating sa shoot. Alam na niya yung gagawin niya. Nabasa na niya yung script, memorize niya yung script. Nag-read na sarili yung script. Hindi pa man kami nag-script reading. Kaya pagdating namin doon sa script reading at saka doon sa rehearsal namin before the shoot, kuha mo na kaagad. Kasi tinuro ko lang siya ng ibang gestures. Kasi may mga, ang Savant syndrome, meron siya mga mannerism na ginagawa. Diba? So, it's a simple, hindi namin pinalala kasi it's a mild decision siya. Kasi yung sobrang halata mo na, diba? Magaling po siya, kaya sabi niya hindi siya nahirapan. Thank you, Direk, and congrats. Thank you, Roland. We have a question from Bobby Rigantina of Manila Bulletin. Hello, good afternoon. Hey, so kung akin kwento yung Excel na talagang nag-enjoy na nag-enjoy lang gawin, kunting kwento lang. As ikaw po yung scene po na nandun po kami sa kay Lolo, nag-visit po kami ni Kuya Arcon. Ayun po, naglalaro-laro lang po kami, nagpulungan preso. Ayun po siguro yung pinakamasaya. Naglalaro, parang natural lang yung Excel na nilalaro. Parang playground. May foreign ano ba? Foreign blood ka or puro Pinoy ka ba? Opo, meron po akong half. Half na? Nandito yata yung parents niya eh. Nandito may parents niya? Introduce mo naman, pakilala. Ayun. Ganda po. Angal. Half na ano? Iranian po. Ah, Iranian po. Nakapunta ka na lang ilan? Kaya gusto mo rin mapumunta ba ng araw? Opo. And then, last question. Sino ba mga paborito mo ang Israel? Mahinahinyahangaan mo? Dito po, sa... Kahit saan? The Philippines. Philippines. Ay, gusto po talaga si Diplom Dantes po. Puso. Nandun ko na siya. Ay, pag makita mo siya, kung walang mang sasabihin sa kanya, kaya nandun ang galo. Hello po. Okay, may good na. Di ba may magpapalo na yung channel sa camera? So, si after Bobby, we have a question from Irvin Santiago of Mandela. Irvin. Kay Direk na lang. Direk, ano yung naging inspiration ng movie at ano yung naging realization mo after mo matapos yung special? Inspiration kasi as a parent, kasi gusto kong ma-open yung eyes ng mga parents nandito. Kasi iba yung pagpapalaki natin sa bata noon sa ngayon. At makikita po natin dito how that sa sobrang strict niya na nakuha niya from his father, which is Suleiman Cruz. At nakita natin yung cause na every, lahat ng gustong gawin ng mga anak against si dad, yung extracurriculum, ano? Pero gusto ni dad, puro kayo aral, puro kayo study dapat. Even the course, yung kurso ng panganay, dapat ito. Si pangalawa, dapat ganon. Yung mga extracurriculum, hindi pwede yan. Hindi pwede yung banda-banda, hindi pwede yung art-art na yan. So gusto kong makita dito yung
pag-parenting at saka yung failure at saka yung tagumpay after na magkaroon ng reconciliation ng lahat. Just because of the lolo. Simula sa kanya, pero siya din ang mag-aayos ng lahat. Mali yung, hindi ko sinasabing mali, hindi naging tama yung pag-parenting niya sa umpisa. Kailangan maayos ito sa mga susunod. Inspiration, kasi isa pa, yung anak ko, yung nag-compose ng songs, nung bata-bata at saka ang tala, ang gabi at ang buwan at ang umaga. She's a sped teacher before. So marami siya mga tinuturuan na mga special children, special child. At siya po yung naging consultant namin dito para sa tuwis na sa Bad Syndrome, malutisem. Matatakin po dito yon ano yung nagiging cause, ano yung nagiging mannerism ng bata. Tapos, gusto ko kasi inspirational yung film, educational, and bukod doon sa family-oriented na talagang hinaharap namin, this is family-oriented. Of course, dapat may kapupulot ng aral ang lahat. Sa atin kasi, as a parent, may mga times kasi na kailangan si daddy or si mommy mag-stick doon sa kanilang utos, di ba, na hindi na natin napapansin ano yung gift na meron ng ating mga anak at gusto natin dalhin sila dito na hindi naman nila pala gusto yun. So, papakita ko dito yan sa film at ako. Last po, Maraki Choco. Choco, listen to the question of Tito Erdin. Sino-sino na ba yung mga artista na nakatrabaho mo yung lapas? And ang naalala mo pa ba yung mga nagawa mong teleserye sa Journey ba? Yes po. Sige, kwento ka naman about that. Yung first teleserye ko po is Beautiful Justice po. Mga cast po doon is si Mami Yas, Yasmin Terdy po, Gabby Garcia, and Bea Minene po. Sila po yung tatlong mag-friends po. And yung pangalawa ko po is Nakarehas na Puso. Yung cast po doon is si Mami Jane Garcia and Mix Colerno po and Barbara Miguel po. Ayun po yung mga siblings po. And Cassandra po. Ayun po. And yung third ko po is Cartona Eyes po. Ako po yung Young Enzo. Si Alvin, and Ashley Ortega. And yung fourth ko is movie. This is my first time po. This is my first movie. Okay, thank you, Choco. Thank you. Thank you. We have a question. Bago po tawagin yung isang tatanong, Sir Mike, meron po akong gusto mong malaman. Ito po ba isa sa biggest role niyo in film? And for the many years you've been in the industry, ano po ang takeaway ng audience pag pinanood po yung pelikula? Biggest one, yata ako. Oh. Tagal-tagal po sa industry. Pero marami din yung nagawa. Yung ano po ang takeaway o makukuha ng audience na lessons? Lalo na po sa role nyo na mahigpit na ama ng isang bata. For me, the lesson na bilang tatay, dapat bilang magulang, yakapin natin yung kahinaan ng bawat anak natin. Yan ang pinaka-lesson sa akin. Pakita po ito din sa Pilipinas. Yes. Yes. Si Miggy, yung paano ka nakarelate dun sa role mo, di ba kasi guru ka dito, guru kayo ng ano, teacher kayo ni Choco, and then the importance of education sa mga bata. Okay, paano nakarelate yan since I'm a father na din, myself. So yun na, yung mga lessons na, ano natin eh, family values, yung culture. So I guess yun yung nakaka-relate sa akin dito. Yung lesson is, tama yung sinabi ni Mike, no? You have to know your child's strong and weaknesses nila. Tapos from there, kasi yung sa experience nila sa buhay, tama sinabi ni Dwight, no? Yung
yung pagpapalaki dati, pagpapalaki ngayon, magkaiba na. Ngayon, pinag-usapan namin ni Malofnina. Kasi, ngayon nga, well, in reality, you know, lumalabas tayo, kumakain tayo kasama yung kids natin, but the kids are on their cell phones and iPads. Gadgets. And gadgets. So, sabi namin, ito yung mga pros and cons. Dati, sobrang higpit, ang hirap na matin. Dahil may mga kids na nag-rebelde, hindi nila magawa yung gusto nila kasi dapat sinabi ng parents, since engineer ako, mag-engineer ka. Doktor ako, mag-doktor ka. Dapat ganun eh. Ngayon naman, pinapayagan natin, kaya so sumusobra din. So, I think it's just a matter of balancing lang to guide our kids. And yun din yung makukuha nilang lesson from this from our movie, The Special Gift. Kasi talaga it's for a family. Yan. Siguro yung ako ka rin si Malu ng comment or input dahil teacher ka rin dito, di ba? Ako po yung nanay. Ah, sorry, nanay. Ito pala dito. Okay, ano yung... Ah, si Ella, teacher. Si Miss Malu, ano yung takeaway ng audience dito sa movie pag pinanood? Siguro kasi bilang ako yung nanay, nandun yung mag-hold ng family together. Kasi kung hindi mo gagawin yun, mawawatak yung pamilya. Magkakanya-kanya. So ikaw bilang nanay, ako bilang nanay, gumawa ako ng paraan para hindi magkaroon ng gulo sa pamilya. Harmonious lang, bigayan. Sino pong pakiramdam yun na ito yung pinakamalaking role mo so far sa pelikula? Nabigyan ka ng break? Oo nga po. I'm very thankful kasi si Direk naman nakasama ko siya sa workshop talaga. Sa kanya rin po ako nagsimula. Tapos, I'm very happy, honored, and kumbaga salamat at napansin din po yung aking talento. Hindi po lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon para, hello, para umarte. Ilang taon na po kayong umarte? Nag-start po ako ng commercials ng 2011, 2012 po ako nag-start tumarte. At hindi ko po ina-expect na kaya ko po pala. Kasi during college, high school, hate na hate ko po mag-memorize ng lines pag may play kami sa school. Okay. Sabi ko, sa prod lang ako behind the scenes. Pero hindi ko po akalain, kaya ko po pala humarap sa camera. Ang kapal po pala ng mukha ko. Mahalagay po may talent manager. Wala po kayong talent manager? Wala po. Freelance po ako even sa commercials. Ah, alam nyo lang guys, pag meron kayong role. Anyway, si Leo bukas. Leo from Push. Ano ang ating tanong, kapatid? Yes, good afternoon. Si Miggy. Ako, hindi ko namatandaan kung kailan ka nag-umpisa talaga sa showbiz. Rewind niya akin. Throwback daw, throwback. Nalabas yung edad natin. I started way back 1994 sa Dutch Entertainment. 1994. So, ilang dekada na rin po. And I'm very thankful. Up to now, kasi naman nabibigyan pa rin ng chance na umarte, which is tama naman, sabi ni Ella kanina na nasa puso, nasa passion, talagang passion na natin umarte. I-share yung talent na binigay sa atin. So, I'm very thankful din kay Derek kayo. Sir Roy, at ako yung kinuha nila to be part of this movie din. So, yes, yun po. 1994. Pero Miggy, parang you're an occasional actor, no? Parang hindi ka masyadong active na katulad ng iba. Kasi iba on the side, pinaprioritize ko rin ng public servant. Tumakbo ka pa sa Escopa. Siyempre, alam po lahat dyan, namumonitor kita actually. So, ano yun? Diba? Siguro, ano lang, paano nga ba ito? More of mga people person. Totoo po yun kasi I try to run for public service sa Quezon City Third District, yes, as a counselor. But unfortunately, hindi po tayo nabigyan ng pagkakataon. And kasi umalis din po ako, so some of our reporter friends na nakita nila, akala ko nag-migrate ka na. So, muntik na po, muntik na. So, siguro yun din po yung kumbaga, kaya why on and off. Tapos, may sakinig business din siguro, kaya naging family, na rin ako. May nagkaroon na rin ako ng 3 kids. So, I have a college, doctor in sa, ayun na. Mas malaki ba ang kinikita sa commercial kaysa sa paggawa ng teleserye o movie? Actually, hindi na po ako nagiging but yung kita, it's not that but it's more
ano, yung sharing ng talent, mas gusto ko lang po talaga rin umarte yan, ano. Diba, mag, mabigay ng pagkakataon na ipakita na kung hanggang saan yung kaya nating gawin. Yeah. Tignan mo pareho naman po pagdating ng pwede sa budget-wise sa TF ng pagiging artista. Last question, paano mo i-address yung pagkakaroon ng anak, hypothetically, na mayroong special needs or may special gift? Di ba para sa isang parent, napakahirap din ang gawin? Na-encounter mo ba yun if ever? Or dapat usapan yung pag-asawa yun? Very thankful naman po kasi yung kids ko is ano naman, so wala naman pong naging special sa tatlo. But siguro, I don't know how, kasi hindi ko naman siya experience. But from the movie kasi ano eh, you really have to, to give time. Tapos importante yung totoo na acceptance. You have to accept it kasi yun ang binigay sa atin. Binigay ng Lord yan. So you have to focus, you have to ano na siguro, give more time than the normal na ano lang po. Para at least, yes, and yung patience naman. Kasi para ma-ano niya, ma-address niya kung ano ba yung talaga yung pangangailangan ng bata o ng anak. Yes. Thank you. Thank you, my Leo. PJ, during your kabataan days, hindi ka ba nagkaroon ng mga kaibigan na especially yung mga special child? And paano mo sila pinaki sa mahal? Pag naging bully ka rin ba katulad ng iba? Regarding po dun sa special needs, active po ako dati sa ano eh, Kapuso Foundation. So malapit sa akin yung mga batang merong pinagdadaanan. And kung naging bully, siguro po lumaan tayo sa pagkakulit. Naging makulit din po ako ng high school, pero hindi sa mga special jobs, syempre. Ibang usapan yun, hindi ko normal na tao, hindi ka marunong sumado nung gano'n. And right now, syempre po, may anak na rin po ako. She's 4 years old and she's a PWD dahil nung 1 year old po siya ay nagka-seizure siya. Then, na-stroke siya because of lack of oxygen sa kanyang utak. So, it's been 3 years na dealing and handling the situation of my child, my kid, na hindi normal. Hindi siya nakakapaglakad, hindi siya nakakapag-talk because of the damage from the stroke. But for me, hindi ko siya masasabi as a disadvantage or hindi ko siya masasabi as talagang literal na pagkalungkot sa buhay or latok sa buhay. It's a blessing for me because yung storya ko, pag tuwing kinukwento ko, is maraming tao ang matatouch yung buhay. And siguro talagang alam ng Panginoon kung gano'n ako palakas, kaya sa akin na binigay yung pagsulong ngayon. So when it comes to special child, it's very close to my heart. It's very close to my own personal life experiences. So ayun po, mahal ko yung anak ko in spite of anything that happened. Yes, ayun po. Abigya, are you back for good? Kasi baka pagdating ng election season, bigla ka nyo mamawala. Actually, I'm trying. I'm trying to get back. And kayo po, mga press people, media people, it's a lot of help para makita ulit ako sa mga platforms na inyong po platforms. And hindi po ako tatakbo this coming election dahil po hindi po siguro yun talaga yung gusto ng puso mo. Dahil po, nasa puso ko po yung pagtulong, nasa puso ko po yung pagsiservisyo sa tao. Pero pagka po kasi pumapasok na po yung ibang elemento ng politika, nandiyan po yung mga kasamahan natin na nakikita natin yung mga ginagawa, nandiyan po yung mga tao na hindi ka naiintindihan, na tao ka lang din at hindi nila nabili yung pagkatao po pag ikay nakaupo. So yun po yung mga
gusto kong iwasan. Ayoko lalo na po, meron na akong anak na kailangan kong pagpukusan. So ayoko po ng mga negative na thoughts, kaya po lalayo muna ako sa politika. And I think kaya ko naman tumulong kahit wala po ako sa posisyon, but if given a chance na makapag full time po ulit sa showbiz, I am very thankful kung mabibigyan po ng pagkakataon na mailabas po, at this time, hindi na ako yung batang si Dolins. Mas kaya kong nang ihayat kung ano talaga ako, kung ano talaga kaya kong gawin, and kung paano ko i-handle ng tama rin yung career ko po. So, maraming salamat if you are thinking po na kaya ko pong gumanin. Maraming salamat. BJ, lastly, hindi ka naman single parent, di ba? Ay, hindi po. I'm very blessed to have a very caring and very understanding wife. Thank you. Thank you po, maraming salamat. Ako ko, naman ang sigurado. Yes, Choco. Si Choco. Ang first movie ko ba lang daw Choco, nawawala ka na. Sa... Choco, ano gusto mong gawin pa in the future? Gusto mo bang maging Marty Idol? Gusto mo magkaroon ng award? Ano pa ang mga pangarap mo bilang actor? Ako, gusto ko nating magiging award. Pero, I think this is my hobby. But gusto ko po talaga maging, as in the future, I want to be a doctor. Ha? Sa tingin mo ba dito sa pelikula magkaka-award ka? Yes. Yes. Sige pa, tapos. Tapos, gagawin ko na maraming pelikula. Okay, good luck. Thank you. Salamat po.